Hulog natin yung 5. So 35 yung check natin ha. Wala dong view. So at saka hindi daw umilaw yung keyboard. Guys, magandang araw. Ito po yung Easy Pisonet TV. So, nagkaka-problema yung isa sa mga Pisonet ko. Ang problema daw is wala daw view yung monitor. Umaandar naman. So, sa mga Pisonet owner dyan, so, kung makaka-encounter ka ng ganitong problem, so, tamang-tama itong video na to. Tara, sabayan mo ako na ayusin natin yung problema sa no view, walang viewing sa monitor. So, ito daw. So, ito daw yung may sira daw. I-check natin. So, binuksan ko na yung ano. So, i-on natin yung power. So, ayan. Ah. Tapos, naka-on na yung power. Hulog natin yung 5. So, 35 yung check natin ha. Wala dong view. Tsaka hindi daw umilaw yung keyboard, yung mouse. Pati yung mouse, di rin nag-view. Di rin umilaw yung mouse. So, tatingnan natin sa ilalim, anong problema nito. So, off muna natin. Pag off dyan, long press lang. Itong problem na to is wala daw view yung monitor. So, tingnan natin anong problema, ha? Yun daw yung problema kanina, di ba? Di daw nag-view yung monitor. Wala daw view. So, ang gagawin natin, pag no view ang monitor po, tapos a-under to, a-under to, tapos a-under yung motherboard. So, yung baka yung problema yan is yung RAM lang. So, ang gagawin natin sa RAM is lilinisin natin. Okay? So, pagkuha ng RAM, pag lilinis tayo ng RAM, may ano dito, yung parang ganito. Tanggalin mo lang yung RAM. Tapos, pagtanggal ng RAM, ito, natanggal na. So, ito. So, yung gagawin natin, linisan lang natin, no? Yung gawa natin ng panlinis, yung paintbrush, pwede na siguro itong paintbrush. Ito, paintbrush. Ang gagawin natin sa paintbrush is, linisan lang natin. Check nyo lang na dapat walang maiwan. Tapos, pagkatapos mo linisan yung RAM naman, is, check natin yung RAM. Tapos yung isang diskarte para paglinis ng RAM is kailangan natin ng yun yung isang paraan para malinis yung RAM. So, kuha tayo ng eraser ng papel. So, ito. Ito. Ang gagawin nyo lang is ito. Gaganin nyo lang ng eraser. Eraser. Kabila din, ganun din. Kuha yung lahat ng eraser. Okay.
sunod natin gagawin is ibabalik natin sa motherboard. So check mo lang yung ano, ito check mo to, tapos i-check mo to, ito yung plaster. Oh ayan, ganyan lang ha. Oh ayan, tapos lagay mo lang, be careful lang kapag basa makasira yung ano. Okay, nalock na. Okay, tapos nyan check mo yung mga wire. Ito, check na, check. Tapos i-unlock natin. Tapos saksak na naman natin to. So, subukan natin ulit if gagana na, ha? Okay, so on. So, dito i-on natin. Try natin hulog yung sinko. Try natin na kung gagana. Yun, gumana na. Yun. Okay, gumana na guys. So, gumana na. So, ang ibig sabihin lang nun guys. Oops. Ayun, review na. So, okay, butang lang, butang dito. Alam ko darta na. So guys, yung RAM lang ang problema guys. So, pag walang view, yung monitor, ang gagawin nyo lang is linisan nyo lang yung RAM gamit yung ginamit ko, ha? Okay? So guys, nakita nyo naman, ganun lang yung basic troubleshooting nun. Ganun lang pag-resolve sa problem na walang view yung monitor kasi kasagaran yung RAM lang kasi yung may problema saka yung power nitong eraser ng pencil. Effective po to guys. So sana may natutunan kayo. Okay. Salamat. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Is bago lang to. So pabutin po natin ng 200 subscribers. Okay po. Sige po. Salamat.